Ikadalawamputwalo ng Marso, Huwebes, sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsay nagpapalaya si Jesus ng isang demonyo at ito'y pipi. Nang lumabas na ang demonyo, nakapagsalita ang pipi at namangha ang mga tao. Ngunit sinabi ng ilan sa kanila, "Pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya sa kanila, "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigibaroon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Hindi nga ba't sinasabi niyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napalalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung may sandatang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Pero kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin, at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, laban sa akin ang hindi panig sa akin. Napakasimple ng patakaran ni Jesus tungkol sa pakikitungo natin sa Kanya o sa pamumuhay natin sa araw-araw. Kung totoong Kristiyano ka nga, dapat lang na ginagawa mo ang gawain ni Kristo at isinasabuhay mo ang buhay ni Kristo at ang aral ng Ebanghelyo. Para kay Jesus, hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi rin pwedeng pabago-bago ang isip o disposisyon. Pagminsan, kapanalig ni Jesus. Pagminsan, kalaban niya. Kailangan ang katapatan sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi totoong meron at hindi biro ang digmaan ng mabuti laban sa masama ni Jesus laban sa demonyo. Ang totoo, pumanig man tayo kay Jesus o hindi sa digmaang ito, tiyak na mananalo pa rin ang anak ng Diyos. Sa madaling salita, walang katalo-talo si Jesus dahil hindi naman kailanman makakapantay ang demonyo sa kapangyarihan niya. Kaya kung wala tayo sa panig ni Jesus, tiyak ang pagkatalo at kapahamakan natin. Pagsasagawa, "Pakinggan ninyo ang aking tinig at magiging Diyos ninyo ako, at kayo naman ang bayan ko. Sundin ninyo ang aking kalooban at sasain niyo ako." Ang sarap ng pakiramdam kung alam mong kapanalig ka ng Diyos.